Hello po, mabuhay. Peace be with us po. And blessed day din po sa ating lahat. Tigbabalik po ang Come and See. Isang powerful prayer nga po. Sumbi po natin, Jesus, I trust in you. Okay po. Ngayon po ay nasa 4th Sunday of Advent na po tayo. The last Sunday before the solemnity of Christmas. In our gospel for today, Mary set out and traveled to the hill country in haste to the town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb. And Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy." My dear brothers and sisters, as we near the solemnity of Christmas, let us welcome Christ with a peaceful heart. Tanggapin pa natin siya ng may kapayapaan sa ating puso. At wag po natin lagyan ng gulo ng kasalanan sa ating puso. Pakinggan po natin our readings and gospel for this day po. A reading from the book of the prophet Micah. Thus says the Lord, "You Bethlehem, Ephratah, too small to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose origin is from of old, from ancient times. The Lord will give them up until the time when she who is to give birth has born, and the rest of his kindred shall return to the children of Israel. He shall stand firm and shepherd his flock by the strength of the Lord, in the majestic name of the Lord his God, and they shall remain, for now his greatness shall reach to the ends of the earth. He shall be peace." The word of the Lord. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, when Christ came into the world, he said, "Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. In holocaust and sins offerings you took no delight." Then I said, "As is written of me in the scroll, behold, I come to do your will, O God." First he says, "Sacrifices and offerings, holocaust and sin offerings, you neither desired nor delighted in. These are offered according to the law." Then he says, "Behold, I come to do your will." He takes away the first to establish the second. By this will we have been consecrated through the offering of the body of Jesus Christ once for all. The word of the Lord. A proclamation from the Holy Gospel according to St. Luke. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at that moment the sound of your greeting reached my ears. The infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled." The Gospel of the Lord. Our gospel for today is taken from St. Luke. And let us reflect on, love will be given. 700 taon bago dumating si Kristo, ipinahayag ni Propeta Mikas ang pagsilang ng Mesiyas sa lungsod ng Bethlehem. You, Bethlehem,
Ephratah, too small to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose origin is from of old, from ancient times. Buong kababaang loob siyang dinala sa sinapupunan at isinilang ng Birheng Maria sa sapsaban. Kaya nung nagpunta si Maria sa bahay ni Elizabeth at makita siya nito, sinabi niya, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan." Sa ating mga Pilipino ay nakasanayan na natin, lalo na po sa probinsya, ang kagaya ng ganitong sitwasyon. Isang ugali na hindi na din maalis sa atin. Ang tumulong sa ating kapwa, lalo na kung kamag-anak pa natin. Malaking kagalakan naman ito sa mga dinadalaw o tinutulungan. Tayo po, ano kaya ang nararamdaman natin sa panahon natin ngayon kung tayo ay dadalawin ng ating kamag-anak o kakilala? Para po sa akin, ay may dalawang uri ng pagdalaw. Ito po yung una. Ito ang nangangamusta at nag-aalok ng pagtulong ng may pagmamahal. Pagdalaw na yung dumadalaw ang magbibigay. Maaring magbigay siya ng tulong at simpatsya. Usong-uso din po ang pagdalaw ng mga nagbibigay ng mga ayuda o tulong sa mga naapektuhan ng pandemya. Papagobyernoman, simbahan, o kahit bilang isang individual, handa po silang tumulong, gaya po ng ating inang si Maria, na kahit napakalayo ng kanyang nilakbay papunta sa bahay ni Elizabeth, ay inihanda na niya ang kanyang sarili para makatulong. Pagtulong na walang hinihinging kapalit. Ito po yung pangalawa. Ito yung pagdalaw na yung dinadalaw ang magbibigay. Pagbati pa lang ay kinakabahan ka na. Kamusta Mars? Ito yung pangamusta ni Marites. Kamusta pare? Kamusta mare? Sabay sabi, "Pahiramin mo naman ako dyan." Ikaw, sino ka po ba sa panahon natin ngayon? Si Marites o si Maria? Ano pa man ang mga sitwasyon ng pagdalaw sa ating buhay, ay huwag po nating kalilimutan na tayo ay may misyon na makatulong sa ating kapwa. Makatulong man physically, emotionally, o kahit financially, ang importante ay makapagbigay tayo ng pagmamahal sa ating tutulungan na walang hinihinging kapalit, gaya po ng ating mahal na inang si Maria, na handang tumulong at ipadama ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak o kamag-anak. Ikaw, kaya mo bang bumisita sa mga nangangailangan? Maniwala, magtiwala, huwag lang manira. O Panginoong naming Diyos, nawa po sa paglalakbay namin sa buhay ay maging katulad namin ang aming ina na si Maria, na handang tumulong hindi lang sa aming mga kamag-anak, kundi pati sa aming kapwa. We praise and thank you, protect us and guide us, Lord. Thank you for watching, my dear brothers and sisters. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.